Good morning again. We have the another episode naman ng ating vlog for today. Yeah. Oh, subscribe kayo rito. Mag-ingat kayong lahat, ha. Yeah. Manila, God first. God first. Yeah. Ito ngayon channel Red. Zay po ang dulo. Hindi po siya S. Okay, mga kaibigan. Pinapakita ko po sa inyo kung anong ginagawa dito ni Kuya dito po sa ating fountain. O ang ating tinatawag nating musical dancing fountain. So, ginagawa po ni Kuya, nililinisan niya po ang ating paligi ay ang ating fountain, then ina-inspect niya po ang ating mga ilaw kung madumi ba o hindi. So ayan, ang ginagawa ni Kuya ngayon is ina-adjust niya po yung taas o yung di ba napapansin niyo sa mga kaibigan, may mga part po na mataas, mayroon pong hindi. So ginagawa ni Kuya, ina-adjust po yan para po pag nag-testing sila mamayang gabi o mamaya balabalansi po yan, hindi po pwedeng mababa, hindi po pwedeng mataas, kailangan mo pare-pareha. So ayun, nakita nyo mga kaibigan, no? So yun, ang ginagamit ko yun, may mga tools niya, tetesting niya, di ba? Ayan. So here it is mga kaibigan, tingnan natin si Kuya. Lapit-lapit tayo na konti kay Kuya. Kaya po, tawag po ito mga kaibigan is maintenance. So kailangan po namin maintain ito everyday o baka mga in one week, mga tatlong beses o dalawang beses. Importante po namin maintain ito and hindi para hindi po ito madaling matira at saka maalagaan po ng maayos. So may mga part po na hindi talaga balance, ayun po, inaayos po yan ni Kuya para po pare-pareho yung taas ng lumalabas na tubig. Ayan. So ngayon mga kaibigan, wala pang ilaw yan kasi umaga po. So napapansin niyo mga kaibigan, hindi po tayo ni pinapalapit dito sa area na to as much as possible kasi bakit po? Delikado po kasi ito pag masobrahan sa bigat, napapansin niyo yung may mga halo-halo na yan o butot na yan. Bawal po kasi dyan kasi baka masasobrahan ng bigat, pwede pong magbumigay yan at pwede tayong mahulog kasi sa ilalim nito is basin of water, saka may maraming tubo, ikaw nahulog ka dyan, matama yung ulo mo. Huwag naman sana, mabagok. Oh, and then, pwedeng mangyari, may mga insidente na hindi natin in-expect na baka mas makakapagbigay pa ng problema sa atin. And then, siyempre, sa namamahala dito, like government ng Manila, siyempre, public views po nga ito, pero kailangan po maging maingat, mga kaibigan. So, ayan, pinapakita ko lang po sa inyo yung ginagawa ni Kuya. Ito po sa loob ng fountain, ito po sa may Cartilla, ito lang po yan sa may Bonifacio Shrine, isa lang sa Longsod na loob ng Maynila. Yan sa Longsod ng Maynila. So yan mga kaibigan, papakita ko sa inyo, panoorin nyo lang po paano ginagawa ni Kuya. So yun mga kaibigan, kaya napapansin nyo mga kaibigan, wala po tayong testing ng sound or audio. Ayan po, tiyatesting kasi lahat at inaayos po ni Kuya na dapat pare-pareho po ang taas. Kasi pag nag-play po ng audio yan, ng musical dancing fountain, dapat yung taas niyan is sabay-sabay. So, para at hindi po siya boring tingnan, kaya po, kasi ito doon, dapat kailangan kasi ito lagi-lagi may alignment mga kaibigan. Kung wala pong alignment, tapakit po tingnan. And then, mas maganda po yan, araw-araw, mini-maintain po, like that, ginagawa ni Kuya, yan, napansin nyo, makita, pag bukas siya po lagi dyan, bukas, tatatagad dyan, so yan, si Kuya, basang-basa na, yan po yung ginagawa niya, iwan sa magagawa, hindi naman pwede magpayong siya dyan, kasi yung tubig niya, malakas talaga. Meron palang pindutan yan, ano? Namamamatay pa, ano?
So yan, may mga parte po na hindi pantay. Ayan, may mga parte po na hindi pantay. Pero mamaya matatapos na rin yung mga kaibigan. So yan lang ginagawa ni Kuya. Napansin ko si Ferito, mga siguro isang linggo, mga dalawang beses na nilinis. Minsan tatlo. Pero sa may time siguro, hindi talaga kami nagkikita. Pero basta yan. So araw-araw po mini-maintain po yung area na to. Araw-araw po mini-maintain itong ating dancing fountain, musical dancing fountain. Araw-araw po yung nililinis. Kasi nakakita po yung mga kaibigan yung mga bilog-bilog na yan. Yung may bilog na yan, may kristal na yan. Siyang po tumatama yung ilaw. So nagre-reflect po yan. Pag madumi po yan, nagkakaroon siya ng tawag dito, lumot. O yung mga itim-itim, like galing po sa lupa, na dumidikit dun sa, ano, sa ating kristal. So, nagiging dumi po siya. So, ang nangyayari, ang pangit po tingnan. So, ayan mga kaibigan. So, kaya mga kaibigan, ginagawa po dito dapat dyan, araw-araw po is eh, dilinisan yan. O hindi man niya araw-araw, weekly. So, ayan. Mga kaibigan, ito po ang ating City Hall. Ito yung po ang ating clock tower, mga kaibigan. Nakita po nyo, ayan. Wait lang ha, ayusin natin mga kaibigan. So, ayan po ang ating oh, ayan. Sorry. Hindi natin ating, ating camera. So ayan mga kaibigan, ito po yung ating Bonifacio Shrine. Yan po si Andres Bonifacio. Ngayon po may ginagawa po dito. Pat napapansin nyo, marami po dito ang mga tubo. Yan. Dami pong ginagawa ngayon kasi yan po inaayos po. Pinapaganda pa po. Napapansin nyo, meron po mga gold line o line sa gilid na nilalagay. May mangyayari pa po yan kasi alam ko i-re-repaint ito siguro. I-re-repaint ulit ito dahil medyo na-fade na po ang kulay ng ating mga pintura. Then ayan po si Andres Bonifacio. Dito lang yan sa Cartilla. Kaibigan, ito po yung Bonifacio Shrine. Dati po kasi napakadumi ng lugar na to. Napakadumi, mabaho, dugyot, maraming ano. So ngayon, yan po, iba-iba na po itong ating Bonifacio Shrine. Tsaka meron na po tayong mga grasses dito. May mga upuan na po tayo dito. Pagsamantala, hindi pa pwedeng itong upuan kasi pinapataba pa po yung mga halaman. So, pag tumaba na yan, yan, ayusin na yan. Pero, kung mapunta tayo dyan, huwag na mating sirain. Kasi nangyayari kasi ng iba tayong mga kaibigan, mga kababayan, pag pumunta dito, sinisira. Ewan ko po kung gano'n talaga ugali ng Pilipino. Pero sana po, pag pumunta po tayo dito, paano tayo pumasok, ganoon din tayo lumabas, di ba mga kaibigan? So goodbye din ang mga kaibigan. So ayan si Kuya, andun si Kuya, tuloy-tuloy pa rin kanyang paggagawa. Ayan, natawag pala niya mga kaibigan, scaffolding, yung mga tubo na yan, yung scaffolding na yan. So pagkatapos ng pinturahan, okay-okay na yan mga kaibigan. So ayan, ayan si Kuya, tuloy-tuloy pa rin kanyang pagtatrabaho. Meron pa siyang dalawa doon na hindi napansin na mababa. So mamaya, mapapansin, nakita niya naman yan mga kaibigan. Dahil siguro sa control room natin, meron naman yung program na makikita nila na may problema o ano. So ayun mga kaibigan, ito po yung channel Red. Ayan, tuloy-tuloy po ang ating pag-update dito sa paligid ng Maynila. Dito lang po yung sa Cartilla mga kaibigan. Hindi na tayo lalayo, meron pong nangyayari. So anyway mga kaibigan, yung lagos nila na murals, tuloy-tuloy po ang paggagawa hanggang ngayon. Dumaan po ka doon kanina. Sa kabilang side po meron na pong mga mural. So pag natapos siguro yun, doon na natin i-update ulit. So para at least hindi naman tayo araw-araw binabantayan natin. So gawin natin na pag natapos siya, doon natin balikan ang kailang gawa. So yung mga kaibigan, ito po yung channel Red, nag-update po sa mga happenings dito po sa lungsod ng Manila. Hindi lang po sa lungsod ng Manila kundi po sa national and local government natin. Suportahan po natin ang ating gobyerno para po hindi naman puro para sa kanila, para po sa ating lahat ito mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, ito po yung channel Red. More update tayo dito sa lungsod ng Manila mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ating pag-update dito. At wala po si Yorme today, I don't know kasi nasa pagluluksa pa po si Yorme. So respetuhan po muna natin na sitwasyon ni Yorme. Dahil is there a family or personal problem mga kaibigan. So ang po yan mga kaibigan, tutuloy pa natin pag-update dito po sa loob ng Cartilla sa lungsod po ng Maynila. So pasensya po, pause po yung channel Red. At soon anyway,
may mga update pa tayo na mapapuntahan o ano, so hahanap tayo ng more and more and more updates sa Manila kung anong ginagawa ng ating mga engineering department o ginagawa ng ating mga kamanin ng gobyerno dito po sa lungsod ng Manila, mga kaibigan. So here we are, magpapaalam na po ako sa inyo, ito po yung Channel Red, at sumusuporta po tayo sa adikain ng gobyerno, local and government, even though mga proyekto po ng ating mga local businesses dito lang po sa Manila at sa BN beyond Manila. Even sa province, walang problema po yan. Kung makapunta po natin, ibablog po natin sila. So ayan, mga kaibigan, God bless everyone. God bless Manila. God bless all the friends and supporters of Channel Red. Sa aking pamilya, maraming salamat po. Anyway, 1K na po tayo, mga kaibigan. Ang ating watch hours, konti na lang. Maraming salamat po sa inyong suporta. At huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng mas maganda pang trabaho anytime very soon. So anyway, maraming salamat po. God bless you all and magandang araw po sa inyong lahat. Subscribe kayo rito, mag-iingat kayong lahat, ha? Yes. Manila, God first! God first.